ang i-share ko naman sa inyong recipe is yung ano, ituturbo natin yung chicken. So, here's how to marinate this chicken. All we need is, of course, chicken, garlic. Ito po is a toyo mansi. May nabibili po yan sa grocery na nakamix na siya yung toyo mansi. And then, we also have pepper, paprika, salt, and the seasoning. You can remove the seasoning if you're not using it. And you can put some sugar if you want. Pero kami po, hindi na kami naglalagay ng sugar. Then, we need this one para mamaya tutusukin po natin yung chicken. Okay? Now, first, we have to put this one here. The toyo mansi in the chicken. Okay? And then, we have to mix this one first. Okay na po. Once you mix it, you can use your hands. Your clean hands, of course. And then you rub the toyo mansi, the chicken. Make sure po na nalalagyan din yung loob ng chicken. Garlic inside chicken, also some spices here, and now we'll spread it here, all the garlic. There is no measurement kasi tansyahan na lang po ang gagawin natin. But if you do it next time, pwede nyo pong i-measure para every time na gagawin nyo, exact na lang po yung lasa. That's it. So, just rubbing it like this. Now we will use chicken. If you don't have this one, you can use a fork or ginidor po. Ayan, that's it. Okay na po yan. And we can marinate this one for 1 hour or we can marinate it overnight para mas manuot yung sauce sa chicken. So, ayan po. We will show you how to cook it in the turbo broiler after we marinate this one. Hola! So, ito na yung marinate natin chicken overnight. So, ito turbo na po natin. Okay? Ilagay ko na po siya sa turbo. So, we will set this one to 250. Then, it's 40 minutes. Tapos, check na lang ulit po natin later. So, guys, ito na yung itsura ng ating chicken after may 10 minutes pa ang natira doon sa 40 minutes. So, after 30 minutes, so we have to flip it muna para yung other side naman yung maluto. Guys, ibalik pa rin ko na. Ayan siya. So ito yung itsura nung kabilang side ng chicken. So we need to cook it pa. Ayan. So ibabalik ko yung takip ng turbo broiler. So we have to set it pa ng at least 30 minutes. We have to check it ulit ng 30 minutes. Tapos, titignan ulit po natin mamaya. Ayan, malapit na siyang maluto, guys. Wait na lang. Guys, so tinali ko siya para kahit paano makita rin natin loob ko talagang okay na siya. Ayan, so guys, makikita nyo, juicy at talagang pwede na. Luto na siya, perfect na. So, yan guys!
ito na po yung kinalabasan ng ating chicken turbo broiler recipe. So, pag tinignan nyo ito, guys, sigurado na mas magugustuhan nyo talaga yung lasa niya. Especially kung minarinate nyo pa siya ng overnight. So, hope you like this recipe. So, pwede kayo mag-comment, guys, kung nakaluto na kayo ng ginawa nyo rin to. Tapos, kung talaga nagustuhan nyo yung recipe. And so, guys, thank you! Check out for our next video! Thank you.